din sana guys, kasama natin yung wife ko. Ang problem is natutulog pa. Yeah, rock and roll. This is Binik Marquez of Binik and Nice Photography. I'm a casual blogger and a full-time wedding and portrait photographer of the Philippines. I'm the monkey boy on bike and this is my blog. Yeah, rock and roll. Yeah, rock and roll. So I'm Binik Marquez, the monkey boy on bike. Today guys, bike and run day. So today kasama natin si Coach Nico. Bali si Coach Nico de la Rama, siya yung nagco-coach sa akin and sa pagte-train, sa pagda-diet. And bike collector siya. Ayan, last week, World Bicycle Day, na-interview siya sa GMA sa mga collection niya sa bike. So today naman magpapaturo tayo sa kanya and hingi tayo ng mga tips sa kanya about road safety and ano ba yung mga dapat nating iwasan sa road and mga signal, mga hand signal para safe tayong around the road habang nagbabike. So ayun, nakita nyo guys yung background natin is mga nagbabike. So Coach Nico, para sa'yo, kamusta naman tong run and bike day dito sa Dagupan? Para sa akin ito ay isang successful na event na initiative ng LGU Dagupan at Dagupan City Sports Commission and with the help of MDCCI, yung local cycling group ng Dagupan or Metro Dagupan Cycling Club Incorporated. As a newbie, ano ba maibibigay mo sa akin ng mga tips and sa mga baguhan pa, sa mga newbies na makakatulong sa amin para hindi kami madisgrasya or makaiwas kami sa possible accident? Okay. Basic lang sa cycling, syempre before kayo mag-ride, siguraduhin yung kumpleto kayo ng gear, syempre helmet, kung may gloves kayo, better, kung may sapatos, maganda, and yung kung medyo advanced na kayo or medyo intermediate, pwede naman na kayo mag-clip-on shoes, gaya mo, meron ka na. And ang pinaka-importante when riding na, lalo na in groups, is communication. Syempre, kailangan natin makipag-communicate sa kasama natin na bike. Parang mabigyan sila ng signal, let's say gusto kong kakaliwa ka, kakanan ka, kaliwa ka, or kailangan mong immediately mag-stop. So may mga hand signals tayo, so i-demo ko lang. Let's say kung gusto mo ko on the right, kung pupunta ka ng right, and kung sa left, sa left. And kung sakaling merong kailangan nyo mag-stop, so pwede ka mag-sign this one. Or kung kaya mong umarap, kung talagang kailangan mag-stop, i-sign mo lang talaga. And kung may mga hazards, let's say may mga runners, matatagasaan nyo sila or para lang malaman nilang may runners or may tao, so you can signal para lang sila magpila dito. Parang ganyan, so pag-pilahin sila dito. So ganun din sa kabilang side. Kung may hazards din, let's say may mga bato, which is delikado, kahit maliit na bato lang, delikado. So, kung nasa bike ka, so pwede mo siyang i-signal na may bato, tapos parang bato. Or, pinaka-basic talaga, since, kunwari, beginner nga tayo, so balancing is important. So, hindi pa tayo masyadong makapag-balance ng bike. So, you can shout, pwede natin i-signal, may bato, kakaliwa, kakanan, or hinto, parang ganon. Or basta iwa-warn natin lagi yung mga kasama natin, communicate lang. Especially sa trail, no, Coach? Yung yes, tinuro mo sa akin. Sa trail, oo. Parang may butas na malaki, may malalim na drop, parang ma-anticipate na nila. Let's say, parang ganito, mahaba itong downhill, ingat. Parang ganon. Or may uphill tayong pupuntaan sa trail, ha? Or uphill, so change gear na. Pag sinabing, magbawas na para may uphill na tayo, para naman ma-anticipate natin yung next road or yung next trail natin. So yun guys, quick tips lang yung ginawa sa atin ni Coach about safety sa road and safety sa trail. Si Coach Nico, nagre-race siya
I think nagkakilala kami ni Coach Nico is way back 2010, 8 ganun. Nagre-race na siya. Ako naman is bike-bikean lang. Saka sa gym. Gym rat ako dati. So si Coach ang nakakasama natin siya sa road and nakakasama natin siya sa trail. Coach, di ba meron tayong pinagbabaykan? Pinagtitrailan sa ano? Sa Manawag. Sa Manawag, meron po tayo doon Manawag, tinatawag ko Manawag Dirt Road kasi limited lang yung trail. Actually, konti lang ang trail. Pero, nakisuyo ako sa mga private farms doon na pwede tayo makidaan. So, may mga konting trail tayo. Pero, it's good na rin, parang mga 30 kilometer loop. So, in-invite ko kayong pumunta doon. Pero, kailangan nyo akong kasama kasi nga private road saka hindi siya talaga accessible sa lahat. So, yes. Private tour, pwede ko kayong i-tour doon. Parang group of at least 10. Hindi na pwedeng masyadong marami kasi nga dahil sa social distancing, dahil sa COVID. So, in-observe din natin yon para maging safe tayo lahat. Pero, aside doon, meron pa tayong Inmalog na marami naman nang may alam din. Pero pwede rin ko kayong i-tour doon. And likewise, balak namin ni Vinic maghanap pa ng ibang trail within Pangasinan para pwede tayo mag-trail tour. And guys, kapag nasa trail tayo, even nasa road tayo, even kasama natin si Coach Nico, dapat nating alagaan yung nature natin and yung road. Magkaroon tayo ng respect, yan number one. And syempre, maging friendly tayo sa kapwa natin. Syempre, para hindi madala yung mga tao. Lalo na, itong run and bike day, I know, mag-iaya si Coach Nico dito na kung hindi natin susundin yung rules, magiging pasaway tayo. Malamang ma-stop din to. Ma-stop, yes. Oo. So, dapat i-respect natin. Respetuhan sa kapwa and sa government natin. Mm-hmm. So, bali hanggang dito na lang tayo, guys. And hopefully, makatulong yung konti naming na-share ni Coach Nico. And sa mga future vlogs, kasama natin si Coach Nico. Gagawa pa tayo ng mga ibang vlogs na may kapupulutan. Yep. May content. Hindi basta vlog-vlogan lang. Safety. Safety for safety. Rock and roll! So, ngadito na lang guys. And I'm Binik Marquez, the Monkey Boy on Bike. So, hopefully mag-subscribe kayo sa channel. Like and share, comment, and click the bell notification para ma-update kayo sa mga gagawin pa natin mga video at iba pang mga tips and gala natin, mga trail and adventure. So, laging tatandaan ang ating munting paalala. Huwag maging kup sa kalsada nang hindi tayo madisgrasya at makadisgrasya. Yeah, rock and roll! Ciao!